rin susuot ako. May suot na ako ng itik. Tapos, may susuot pa ako ng another layer. Okay, pwede na yan. Ay, hindi, ito. Ayan. Kasi it's 9 degrees. Or 8 degrees. Nag-start na ako. Ha? Nag-start na ako. Sobrang tahimik at saka sobrang linis. So ngayon, pasok na tayo dito sa dalang hotel. Located dito sa Hakata. And 10 minutes walk from Hakata station. So, para pasok tayo para mag-tour tayo. Dito makita ninyo kung ano yung itsura nitong hotel na to. So, ganito lang siya. Sobrang simple lang ang entrance niya. May mga provided na umbrella. Tapos, pagpasok. Ganyan, meron siyang cafe. Pero sa ngayon, wala silang service dito sa cafe area nila. So, ganito kasimple yung hotel na to. Dito sa side na to, mayroong mga mapa. And sa other side naman, makikita natin yung mga dispenser ng shampoo, conditioner, lotion, mga moisturizer, cologne, meron ding alcohol, may perfume. So, yan, pwedeng kumuha dyan kahit ilang beses. Lahat yan for free. So, dito naman sa kabilang gilid, andyan yung mga small containers. Ayan, yun yung mga pwedeng paglagyan kung ano man yung kailangan yung kunin dito sa mga in-offering nila. And then, dito naman sa side na to, dito na yung way papunta sa elevator. So, ayan. Pasok na tayo. Napakalinis, napakaganda nitong hotel na to. And nasa third floor kami. So, tara sa third floor para ma-tour ko kayo dun sa very simple na hotel room namin. Dito kami sa room number 23. Ayan. May genkan, of course. Dyan yung iiwan yung mga shoes. And then, importante mag-sleepers sa loob ng hotel. Ito naman yung cabinet. Nandyan yung mga towels. Nandyan din yung mga toiletries. Ayan. So, dito naman, kita ninyo may dalawang beds. Mayroon pang sofa. Tapos ito naman, itong door na to, nandito yung toilet. Yan yung toto toilet. Dito sa Japan, yan yung ginagamit. Dito naman sa side na to, nandito naman yung bathroom. Ayan yung lavatory. And ito naman yung bathroom area. Merong liquid soap, merong shampoo, at saka conditioner na naka-provide. Ganito naman yung itsura ng socket sa Japan. So, 2 pins lang siya. Dapat aware kayo na dito sa Japan, 2 pins ang gamit nila. So, dapat magbaon kayo ng adapter. Especially kapag 3 pins yung mga
gadgets ninyo. So, ayan. Binalikan ko lang tong part ng bathroom para ipakita yung hot and cold. And then, ayan, meron pang setting dyan para sa bathtub. Napakalinis, diba? Sobrang linis talaga ng mga bathroom dito sa Japan. Mapa hotel man or Airbnb. At saka kung mapapansin ninyo, sobrang minimalist. So, ayan. Ito yung elevator nila. Very minimalist din yung design, di ba? So, ayan. Gamitin ulit natin yung elevator. Pababa naman. Napaka-simple lang. Pero napaka-linis, napaka-ganda at makabago yung mga gamit dito sa Japan. Ayan, ililibot ko ulit kayo. Pero this time naman, pababa naman tayo. So, ayan, ganito naman yung itsura. Ayan. Tapos, ganyan yung sa labas ng door. Ayan, may katabing another room. Tapos, may stairs din kung ayaw mong mag-elevator. Tapos, ayan lang yung katabing building. Malapit lang.